Yon. And welcome back mga sir sa Quenix page. This is our coverage of BTS Pro Series. Second series tayo mga sir, MG Trust Motivate Trust Gaming versus Fnatic. Ayan. And samahan nyo, ako muna. Ayan. Ako magiging kaso nyo for this game. This village. And syempre mga sir, please do share our stream. Ayan. And isang paalala lang po. Again, the stream is delayed for 3 to 5 minutes. Due to, ano, sa rules natin. So, shout out, stars. Hindi natin basta on time, ano yan, ha? Pero again, maraming salamat sa inyo, mga sir. Hope you understand that we follow the guidelines. Okay? And, syempre, bago yan. Game natin. Available to sa PNXBet. Hindi pa kayo nakaka-register. Use our code LUPONWXC. Same sa Dota 2 Hunt. Diyan sa referrals tab, ha? LUPONWXC ang ating code. Also, thanks to our big thank you sa ating mga sponsors, Predator Gaming Steel Series, Red Bull, Enervon Active, and Wendy's. Pag nagutom, alam nyo na, 8533-4-3. Ayan, available yan until 3 a.m. Okay? Shoutout sa mga tropa natin dyan. John Craig Sarko, ayan, Andre Eusebio, Ace Chapo, ayan, Christian Itchon. Okay. Ito na naman, Stoy Pitch. Ito na naman to si Kiko. Grabe ka naman, kasi simula lang natin. Ewan ko ba sa'yo, hindi ko alam. Kung may init ka ng ulo doon, PM mo na lang. May inanakit mo, may inanakit ka ba doon? Kung may inanakit ka, PM mo, sabihin mo sa kanya kung may problema ka. Hindi yung, bro, hindi ka dito dapat nagaganyan. Ano ba yan? Kasi simula lang natin, sinimula mo ng pangit eh. Bad trip ka naman. Ayan. Jefferson Ramos, shoutout sa'yo. Pero ito ang ating head-to-head. Direk, labas mo nga. Saktong-sakto. Nag-uusapan ko lang, nabubulong ko lang kanina about kay Moon. Which is, of course, medyo malaki ang ano dahil alam naman natin is matagal na rin sa industriya. 58.85% na win rate. Tapos sa kabila, 50 lang pero less games. Diba? Pero in terms of averages, syempre, medyo lalamang yan. Diba? And yan ang kanilang mga signature heroes. The Spirit Brothers. Sa kabila naman, ganun din. Spirit Brothers and Unka si Peerless. Ayan. Pero ito din ang ating current standings. So, as of today, again, yung mga nasa kaliwa yung mga mag-upper bracket. Among Us, Boom, TNC, and itong Motivate. Sa kabila naman, Neon, New Esports, 496 and 032. Execration and Fnatic, they still have the chance. I think kung maka 2-0 sila. Once na maka 2-0 sila, aangat sila dyan eh. Diba? Kung itong Fnatic, aakit sila ng 4-12. Ngayon, aakyat sila dyan as 4-5. So, yung 0-3-2, bababa. Sa kabila naman, yung execution, pwede maging 5-5. Diba? So, may bababa at bababa talaga. Kailangan lang maka 2-0 para makaano nyo pa, makaano pa kayo dyan sa mga ano nyo. Okay? So, eto na. Anong ano natin? Ay, Madam Vienna, shoutout sa'yo. Anong next series ba natin dito? May TNC ba ngayon? Wala, no? Walang TNC ngayon, di ba? Exe, tsaka 496. Exe 496, next ano, next series yan. So, Exe 496. O, kakasabi ko lang, kung maka 2-0 to, Fnatic, and then maka 2-0 rin yung Exe, mahatak talaga pababa yung 496. Pero ang tanong, eh, sinong mas mananaig? Di ba? Tingnan natin yung mga yan. Well, ang tanong, kung matuto-0 ba ng Fnatic to? Ayun nga. Di ba? Dahil Motivate Trust Gaming, nasa naganda rin ng laruan ito. Oh. Ako, gusto ko dito si Masaros as a player. Di ba? And speaking of Motivate, ayan ang pick nila. Oracle, Faceless Void, Magnus, and Pango. Sa kabila naman, Nature's Prophet. Nature's Prophet, Tusk. Ako, in terms of pick. Tuskar, Snapfire. Parang, ngayon pa lang nakikita natin lamang nasa drop yung MG Trust. Tsaka maboboost yung in terms of carry, maboboost kasi yung farm nung Faceless Void. Magnus. Madness, MKB, / BKB, depende sa sitwasyon. Kung lamang na lamang kayo sa teamfight, MKB ka na. If not, mag-BKB ka.
kung kailangan mong defensive item, pero sa kabi, tapos sasabayan mo ng Spectre. Nako, di ba logi sa farming to? Ray Phoenix, shoutout sa'yo, Jemri, ayan, si Lebni, Linkodo, shoutout sa'yo. Birthday. Ay, birthday pa nga pala, birthday pala ni Raven today, so hopefully maging birthday blessing to. Oh, naman sa kanya, may swerte. Oh, pero syempre, you, hindi mo naman pwedeng kasi ng ano, 'di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng iasa lang sa birthday mo. You oh, need to perform kailangan, well, 'di ba? Well, Doming Raven, lagi naman nakagawa 'yon. 'Di ba? So tingnan natin, pero based sa draft nila, well, Raven, alam naman natin 'yan. Alam mo namang ang gagawin lang talaga ni Raven diyan is of course mag-farm. Diba? Ayan lang talaga. Pero maganda dyan, mabilis siya makakatalon versus Pangolier. And, hindi, parang mag-last pick support yung MG. Pero, feeling ko, Porto eh. Mabilis mo matatalan yung Oracle. Ayan lang. Tsaka madali lang din naman ano eh. Once na makata position yung Oracle, madali lang siya malalapitan given na may Nature's Prophet and Taskar din. Magulungan man siya eh, madali lang siya mababurst down. Pero kung sasabayan mo kasi ng farming tong MG, trusting ko, medyo malulugi Fnatic eh. Yeah. Well, may Magnus, Radiant tapos yung, hindi ko pa alam, hindi pa siguro, puro siguro itong Pango, pero sure magkaka-item yan kasi may Magnus. Feeling ko eh, Ember to. Pwede mag-Ember to eh. Alam na nila yung Magnus na mag-mid eh. Pwede mo, mas ako, mas maganda ba Magnus mid, eh, di ba? Oo, mas ako yung Magnus. Joe Marie Caraig, shoutout sa'yo, tsaka si RJ Tapal. Mabilis lang. Shoutout. Again, wala po laro ang TNC, ha? Ano po, next natin is XA496. Dito muna tayo, syempre, focus tayo rito, okay? Pero alam ko marami pa rin nag-aabang doon sa XA496 na yun. Kasi 496, pang-panuntukan lineup nun, eh. Di ba? Pero dito, marami nagtatanong dyan. Sa tingin mo, saan daw F10K? I'd go for Ember nga. Diba? Maganda Ember dito. Tapatan mo yung Magnus, no? At least kahit pa paano, madadudge-dudge mo yung mga Shockwave in terms of ano naman. Tsaka kung mabilis ka ba, pwede mo ba madudge yung RP? Oo, oh, diba? At saka, kaso, in terms of last hit, baka medyo magumanong ka. Gaganan talaga. Kasi syempre, ang self-empower ngayon is, though nabuff siya to 75%, still buff yun, diba? Attack damage yun eh, boost yun eh. Isa pa doon may skewer din siya eh. Pwede niya pang lano yan, pang sure na makukuha niya range clip. Madali lang din siya makaklear ng lane dahil mataas naman lang yan eh. Physical attack niya ano eh. Magnus. Eh, makikita natin mamaya. Ikaw pala si Aaron Yeager. Oh boss, tapos na attack on Titan eh. Tapos na? Hindi ko pa alam. Joke lang. Hindi ko binabasa yung manga. Ayoko basahin yung manga. Akala ko tapos na. Magbabasa na ako. Lane ako. Nauumay na ako sa isang to eh. Anyone, basta. Antay na lang lahat yung last pick. Pero pwede pa rin, pwede pa rin nila gawing offlane tong Magnus. Kung trip nila, pero ako, mid na to. Landa lang po. Offlane naman. Saan mo magandang offlane dito? Against sa Spectre and Ember Spirit. Check mo lang. Pantay mo. Mababasa mo dyan, makikita mo. Tingnan mo. Snapper. Pwede yata sila mag-Phoenix dito eh. Ano, Timberson na lang sila? Ay, hindi, mahirap. Pwede. Timberson offlane. Phoenix tuloy. Mahirap. Ano pala sa side pala ng Fnatic yun? My God. Kasi itong hero ni ang si Masaros kasi ang playstyle niya more on tanky plus initiator eh. Mga center runner, mga Tidehunter. Tidehunter, diba? Nakita ko yung laro niya like... Siya na lang ata ang nagta-Tidehunter na ano ngayon eh. Siya na lang ang Tidehunter na nagda-dagger. Kasi dati talaga, essential ang dagger. Pero mga yung kasi ngayon, for offlane, ano, more on sustain ka din eh. Tsaka parang papronta ka na talaga eh. Ayun. Sorry, mali ko yung Phoenix kanina. Yung ano to si Masaros, maganda yung playstyle nito last time. Kung ano, nakalimutan ko yung kalaban nila. Pero pag nauuna siya, hindi siya agad na mamatay. Titan Hunter yun. Ano, kahit hindi siya lumamang sa linya. Pag tinatry siya, hindi siya namamatay. Naka-counter initiate pa sila. Alam mo yung pag ano, kapag... Siyempre, pag gumagamit naman ka ng mga tanky heroes, ini-expect mo na yung mabagal. Expect mo na yung sobrang bagal, di ba? Like yan, sige, yung Magnus gagawin mong offlane. Tanky, di ba? Pero si Masaros, parang sanay na siya dun sa galaw ng... Alam mo yun, yung katulad nung... Yun nga, sinasabi natin kanina, Centaur, mga mababagal na hero, di ba? Pero ito naman, tanky, at the same time, mobile. Di ba? Mabilis naman kumilos. Gusto din yan, tingin ko kasi kayang-kaya niya, no? Hindi lang sa kanya mga backshot, kaya niya rin pumasok sa likod agad.
O, mabuti na nga yung ano, huwag ka na lang mag-comment kaysa yung dyan ka umiyak. Kanina pa kita na, ako, ewan ko sa'yo. Well, tsaka agad sila daw na, may Nature's Prophet ka rin kasi kasama eh. Ay, kalaban. May Nature's Prophet ka rin kasi yes, kalaban. Yes, tama. Marami rin mga unyebo na pwede. Mga unyebo mo dyan, o. Diba? And ayan, Val, shoutout sa'yo. Bago tayo magpakilala, sila Lemuel, Adrian, Alor, sila boss Adrian Binasa nandyan. Mamaya na, balik kami sa inyo ha. At dyan sa comment section, pakilala muna natin yung mga maglalaro sa ano, sa magkabilang koponan. Simulan ko na sa side ng Motivate Trust Gaming. Si Boomshell, or si Boombell, Forrest Pangolier, Q will be playing the Oracle, Fearless will be playing Magnus, Masaro sa kanyang Timberso, and Jackie for his Faceless Boy. Sa side naman ng Fanatic, mga sir, Sepper sa kanyang Snapfire, DJ Tascar, Poreb sa kanyang Nature's Prophet, Raven, Spectre, and Boon sa kanyang Ever. Tingin ko kung gusto mo shoutout sa Jack. Kung gusto mo naro dito ng balikan Fanatic, na dito, ano, it's either magmamalevolence tong si Nature's Prophet or Vessel. Pero tingin ko mas gusto na magmalevolence na lang dito si Nature's Prophet than si Moon dito yung mag-ano Vessel. Gamit na gamit yung Vessel dito given na yung kalaban mo is Magnus and Timber. So, ang magiging cue nyo dun talaga yung ano malevolence dito ni Nature's Prophet dahil madali na kayang-kaya niya naman pagdating sa pick-up malakas naman tong Fanatic eh. Well, same din naman sa MG Trust. Pero mas aggressive yung mas aggressive para sa akin mas aggressive tong Fanatic. Yung sa Fanatic kasi kasi kung sasabayan mo ng ano ng pwede wait lang, teka. Bounties pa lang tayo, Masaros nabibigyan na. Ganda ng ginawa ni Sepper doon. Uy. Daming nahagip ng kanyang ano ha. Uy, sobrang ganda naman. Nang Ice Shard na yon and Boombell, Hill Fall. So first blood makukuha ni Raven, kaso susunod si Kuya DJ. Yun lang. So that's good para sa side ng Fanatic. Ang maganda rin si Raven pa nakakuha, pero ito makakuha pa yata sila ng isa pang kill. Fortune send. Ay, hindi. Oo nga, umabot mo pa. Pwede pa, abutan pa ni Sepper yan. And, naku, yun lang, patay dahil may Timber Chain pa. So Masaros. Nakakapatay na naman siya dito. So, tingin ko, fair trade na yun. Sabi natin, nakakuha nga ng first blood tong Fanatic. Well, dalawa naman yung nakuha ng MG Taras. Ang maganda pa rin, Fares Core yung nakakuha ng dalawang kill. Itong top, tingin ko, hindi masyadong ganun mababaks at si Masaros given na ano lang to, si Shepard lang to. Well, early pa lang yan. Makikita natin mababaks at ang isang Timber. Pero pagdating ng mga level 4, level 5, tingin ko, hindi niya nasasantuin yung mga normal attacks dito ni yung Snapfire. Itong mid naman, wala, farming lang yung mga sir. Ayan, diba? Given na yun mga sir. Level 1 pa lang kasi yung Timber eh. Tsaka Timber Chain lang. Timber Chain pa kinuha niya, hindi pa ano. Kaya mabibigyan na to. Pero, ito, siguro hindi mo pwede kasing sa ano eh. I mean, magandang gawin ni Raven dito kung magpapa-aggressive siya. At the same time naman, inaalagaan mo yung farm mo. Kasi nga, in terms of ano, going mid-game, yung, or mga bandang 9 minutes, pag nag-level 6, level 7 na kasi itong si Fearless, siya na mismo yung mag-rotate, siya yung dadayo dyan sa offlane. Siya yung gagawa. Siya yung gagalaw. Oh. It's either siya yung pupunta ng offlane or safe lane. Gagawa, siya yung magsaset nung tempo ng MG. Tsaka tingin ko kasi kung sakali yung mga ano, iikot tong mga support ng MG Trust, hindi yung ganun kaganda. Given na si Boombell, post for Pango, wala naman siya lockdown para muli yung isang Ember sa mid. So tingin ko, papabayaan lang nila mag-farm yung mid. And pero kay Raven, tingin ko, good item dito yung Diffusal. Diffusal nga, naisip ko dyan eh. Given na mapababa yung... Hindi naman kasi nagre-regions eh. Wala naman mga illusions din para ano. Tsaka na rin kasi, mapababa lang yung mana pool dito. Ng, lalo na yung Magnus, mapababa lang yung mana pool. 300 lang oh. Mamaya. Tsaka gusto niyan, kunyari, Oracle, mahuli mo. Mapipili na siya mag-cast ng Fortune Send sa sarili. Di ba, no? Tapos pwede mo na siya karninan. Malalaman yun maya-maya. Pero ito, mabilis din ang scaling ng mga midlaners natin with Fearless and Moon. 2 minutes and 40, mga level 3 na. Pero op, Sepper, focus sa sarili. And then, papotok nung Scatterblast. Pero Sepper unang mabibigyan doon. So, Trust will pop his salve. Kaso na, Raven. Yan, isa pa pala sige dispersion dito. Dispersion lang yan, ha? Wala pang yung isa yan. Ang tawag doon sa pangalawang skill niyan ay yung nalilito ako lagi doon. Yung parang ano? Yung additional damage. Oh, pag ngayon mag-isa lang siya. Nakalimutan ko na rin tawag doon eh. Wala tayong mouse eh, pasensya na. Wala rin kasi si Direk. Hindi ko yung nani. Pero si Kyo, mga isa nga pala sa mga galing na post-board tong si Kyo. Hindi na post. Pero... Post-5 Pango Lier to. Post-5 Pango?
Ay, hindi. Hindi, wait lang. Hindi, postpone pa ko yun. Based naman sa itemization eh, di ba? Naka, ano siya eh. Pero si Jackie, 13-3. Nasaan si Raven? Sitting at 13-4. So, in terms of last hit, eh, kung ganyan lang din sila pantay, okay lang. Depende na lang din sa consumables nila yan na kung napapabili sila. Kaya, si network, mamaya pa naman natin makikita yan. Matatot, diba? Post 4 ng MG Trust. Oh my God. Si ano nga? Si Boombil nga? Boombil. Oo. Si Q ang, so, ang position 5 nila dyan. Diba? Pero, again, Moon. Show yung ang fist skills dito sa harap ni Fearless. There's a rotation with the Oracle. Bantay lang ng, ano, ng... So, siya makakakuha ng invisibility rune. And Moon, naku yun lang, chinarjan sa mukha ng Fortune's End. And then the skewer, Slide of Fist, level 4 pa lang. Naku, masusustain pa nga. Nung Purifying Flames. Trinay niya na lang ano. Oh, kaya siya na Purifying Flames doon, trinay niya na lang i-burst doon. Kaso, hindi, nabuhay. Clutch, sayang, sayang naman. Clutch na sana, ano, sana doon, si... ano? Moon. So, tingko goods pa rin niya na pressure nila yung mid kahit paano. Na wala rin charge yung body niya. Hindi rin makakapag ano. Hindi rin siya ganun tatapang sa link masyado. Minute body rin si Magnus. Magbo-body siya. Kailangan eh. Kailangan niya rin siya. Kasi mahirap yung Ember kapag nabigyan ng nabigyan, di ba? Or nakakakuha ng rune. Pero another rotation dito kay Oracle. Good cookie, tumama. Naku, Scatter Blast. Wala, in 6 seconds pa. So, TTP out na lang ako, sabi ni Sefer. Ayan. Oy, shoutout sa'yo, Herminio Cruz, ha? Okay lang po yun. Eh, nanonood ka naman, eh. Yun ang mahalaga. Kung hindi mo po ako gusto, okay lang yan. Diba? At least nanonood ka. Win-win situation tayo. Ayan. Ito nga pala yung pace na, ano, na... Jack, nandyan sila, Jack. Shoutout sa'yo. Hindi na nila masyadong maras yung sumasaros. Naku. Level 2, ano na yan? Mike. Yeah, level 3 na. Level 3 reactive. Top, ayun. May rapan kayo sa right-clicking. Goods lang para na, ano. Tingin ko kaya nila tinapat dito si Bombell sa top para, ay sa bottom para si Purev dito kung sakali mo maglalabas siya ng mga unyebe niya, madali lang makiklear. Dahil dun sa may swashbuckle ni Pangolier. Tamang refill pa nga ng bote. Tsaka tingin ko mga 6 minutes, pwede natin makita na umikot dito yung isa sa mga mid-lane. Isa sa mga mid-lane. Depende na lang kung sino makakuha ng root. May kate. And... Nako, si ano, wala. Sayang. Maganda sana mga nakakuha na dito. Enviro, Distrun, double damage. Doon siya. Let's see. 3-2, 6 minutes. Medyo mabagal, ha? In terms of ano, medyo nagpapakapassive sila dito and just sa baba. Concentrating on their farm. Pero yun nga, Kuya DJ, nabigyan niya dito. Eh, itong si Boombil. Bedano, nagulungan siguro ng Taskar and tag team. Na nakabon siya eh. Siyempre, mapag-search bakal yun. Ayan. Ayun, Desolate. Thank you, ha, Christian Paolo. Desolate at saka yung dispersion. Ayan, pareho kasi yung ano eh. Anong 3? Ganun. 3 to 5? Oo. Oh, normal na. Ayan. Lagi naman. Hindi mo nga mapag- Kala ko yung game lang. Hindi. Lahat na. Ayan. Ano ko ba? Yan. Thank you, Astoy Fritz. Yan. Pero ito, bakbaka na naman. Kuya DJ, ang ganda. Nung kanyang snowball, napigilan niya dito si Boombell. At ayun, nabigyan pa nga siya. Pero Raven versus etong si Jackie. Si Bat muna si Jackie, hindi niya atakayanin etong si, ano, si Raven. At least daw, nakakuha niya si Pureb. Well, in favor pa na yun, MG Trust yun, ha? Naparotate yung... napagamit ng Spectre run itong spec. Then, magpa-farm yun dyan, mati. Eh, si Faces Blade, nakuha naman yung offlane. Dito naman sa top, plano na. Ito na, King of Top, Masaros. Dito na siya magsisimula, hindi umalis ng lane. Pre-pressure niya na lang, gusto mapush yung tier 1 top tower. Uy! Pero nakasasaktan doon. Pero another teamfight dito na burst nila si Jackie. Ito na, ang opening nila. Walang time walk pero makakapaglakad pa rin si Jackie. Sobra naman yun. Grabe ko nga doon. Time walk yun, parang isang palo na pero, pa rin yan. 7 minutes or rather 8 minutes nakuha agad ng Fnatic yung tier 1 tower, diba? So top na Manuel. Oh, lumipat. Naku. Ipitas na lang daw kay Sefer. Napakaganda nung swashbuckle. Bosh, and then another kill para kay Jackie. Yung mid si ano mo hindi pa natin nakikita umikot. Kung nagtataka man kayo ba't yun, eh, wala pa naman masyadong malalim dito sa side ng MG Trust. And
isa pa, wala pa siya nakukuha ang magandang route. Hmm. Uy, ngayon lang ako na, ngayon nga, tama nga, no, doon sa comment section. Labanan ng ano to kung sinong makakakuha ng bagong Arcana. Ayo, ano boy, tsaka Spectre. Ang sabi nga, di ba ni Vikram, parehong Violet. Oo, ang kulit kasi ng ano niya eh. Pero tingin ko na yun, Anti-Mage siya tingin Spectre, ba? Spectre. Piling ko din Spectre eh. Oo, kasi... Shadow well, na magdami magagandang gamit yung... Knowing naman na alam natin lahat ng parang magiging rason ng mga player. Wala kasi si Faceless Void may Aeon Mace na yan. Tama. Si Spectre, ano lang ba immortal niyan? Dalawa lang, diba? Parang yung Ogre Magi, saka ang dami rin ano, mamahaling item na ito ni Faceless Void. Ah, totoo. Tingin ko yung mga Faceless Void na ano na... May Crimson yan eh. Item. Oh, yung mga may mamahaling item. Hindi na labi na siya si Spectre. Siyempre, sayang naman yung item niya eh. Pero yun, habang nakapost tayo dito, shoutout muna sa mga tropa natin dyan. Yan nga sila, Arvin Resus. Ayan, sino pa ba yan? Ito, malupit oh. Boydski. Pinag-uusapan natin yung Faceless Void. Shoutout sa'yo. Ayan. Si Bobby Carl. Ayan. Kailangan din daw ng rotation ng Fnatic. Yes, syempre. Kay Kuya DJ magre-rely. Ayan. Diba? DJ, tsaka yan. Ito, Ember Spirit. G-Max. Shoutout sa'yo. Nahanap ko si Noreen. Pinsan ko yun. Wala. Wala dito sa Cavite yung pinsan ko. Ay, na-push na rin pala yung tapa. Mag-earn na rin pala dito si Moon. At may his na siya. Tingin ko bibili niya lang earn niya tsaka siya rotate. Pero mga sir, quick, ano lang pala, quick promotion lang pala sa Kumu. Follow nyo na ako sa Kumu, sir Mike. Yun lang. Thank you. Man, how come 3 times bash happen? Ano nangyari? Ano yan, yung tingin ko yung kay Sepper. Yung kanina, kay Sepper, oh, na. Tatlong palo niya, no? Time walk na. No. Sabi nga ni Jackie, I don't know. But anyways, yun na daw. Ayan. Ayan, patay nga Sepper to. Dito na mag-ano, mangga-gangster si Masaros. Level 8, solo XP, pero ito, Moon. Kaso, kaya siya patayin dyan, ha? Naku, pwedeng mapatay. Tumama pa nga yung Nature's Wrath. And Masaros, nahabol siya ng Snowball and then the Ice Shard. So, Moon will be taking a kill. Ito naman yung advantage nga ng Fnatic. So, pwede na lang ulit-ulitin ito. With the globe, ano, with the help of Nature's Prophet. Madali na lang yan. Hindi, kasi... I-expect mo na kailangan mo talaga ng maging aggressive dahil nga pagdating nga, di ba, nitong si, ano, si Magnus ng proper levels, mapipidan niya na ng Empower, magkakaroon ng cleave by attack damage, so that means mabubus yung farm na to ni farm ng Faceless Void, di ba? Bilang Faceless Void, actually buong team nila. Kasi ilan ang ano sa kanila, hindi, yung Pango, pwede, di ba? Melee hero yan eh. Yung Team Berserker, ma-right click din naman yan, pero still, di ba, pag walang shock, ano, kahit may skill yan, iba pa rin yung umahataw ka, di ba? Ayan na, dito ang sisimula. Madness na yung Void, 10 minutes with isang raid ban. Well, ting ogits pa rin naman. Magka-sync farm lang sila nito ni Raven. Pero sa Raven, yung jungle na rito. Tingin na natin. Clear lang ba muna yan? Kailangan niya pa rin lumain. Siya na, itong Magnus. Okay, mag-give race car build siya. Tingin ko masyadong di nalang nasusulit itong Magnus. Kanina pa yata walang rotation. Magnus, yes. Na? Well, si Imon, understandable naman hindi pa mag-rotate dyan dahil nag-re-relay siya sa rune eh. Pero unlike dito siya, no? Unlike si... O dito? Si Magnus, kailangan may RP naman siya eh. Eh, tingnan natin. So dito, ngayon eh, respetong ano lang, respeto lang yung ginagawa nila dito with the side lanes yung being pushed. Pero wait lang, pakasakit nung ginawa ni Kuya DJ doon. Napatay pang... Wrath of Natures? Oo. Sakot naman yun. Nakawa pa, binuhay pa. Binigyan mo lang sa mga natas, mamatay rin. Nakakuha pa nga nun si Kuya DJ eh. Pero hindi ba na-compromise yung position ni Kuya doon? Pero good lang, na-solo ano. Hindi naman solo ko lang ito. Good spot rin yun. At least napatay nalang si Bombel. Pero yung ano rito ha, yung Earth Spirit ha. Yes, di siya ganun ka ano. Ay, Earth Spirit yung Ember Spirit. Pero wait lang. Sorry, Peerless. Apat yan. Naku, nanunuhog na. So, lima pa mo tayo dun eh. As I was saying, yun, tama na si Moon ang nakakakuha. Kasi si Moon, yung Ember Spirit niya, medyo mababa in terms of ano network. Mas lamang pa sa kanya yung carry. Though maganda yon dahil yung carry, nakakalamang. Pero syempre, he needs to step up as well. Diba? Kailangan niya makahabol sa farm ng Magnus. And speaking of, ito na naman, rotation. Ganda ng Snowball. Meron pang Mortimer's Kisses. Kaso natigil? And mamamatay. Ganda ng paint si Digdig na, no? Ni Oracle. Oo. Walang kuwenta yung ulti ni Snapper dati.
Makita lang wala, ano, parang walang damage doon. Yan si Masaros. Nag-iipon lang si Masaros dito na reactive armor, Sephir. Naku, siya na naman naiwan sa gitna ng labanan. Darating na rin si Moon. Almost half HP, pero wala nang mana. Naabol niya rito si Fearless. Sephir buying time, pero mamatay pa rin. Uy, but there's the solo RP kay Moon. And double kill yan para kay Masaros at may kasama pang objective. Masyado kang madulog doon ah. Well, tingin ko, tira na lang nila. Nang fanatic na defensahan yung mid. Kaso hindi na talaga kaya. Kasi yung dalawang core din nila, wala na. Hindi na rin sumama eh. Si Spectre din, walang hunt. Nakakommit na kasi doon kanina sa mid. Clash doon sa may pag-pick up nila kaya ng kay Fearless. Nakommit na lahat yun yung pati yung hunt eh. Kung hindi mo nagkamala, nag-hunt doon, diba? Para lang mapatay siya na si Fearless. Wala akong mouse. Kasi hindi up yung hunt eh. Oh. Kanina pa yun. Kaya sinulit na ng MG3 si pag-push sa mid. Hirap nito, paano nga hapon si saan na yung Q nila? Moon dito, mas ano pa, mas angat pa ngayon after that double kill. Etong si Masaros, mas mataas pa sa kanya. Ayun na, Nature's Prophet. Pero ito, Nature's Prophet, gumagalaw na rin. May timber kasi. Pero once tomato position itong ano, Oracle, pwede mong patay na agad ni Nature's Prophet. Tingin ko, after na smoke nila dito, mag-smoke din tong MG3. Kung hindi magagamit yung Chronosphere ah. Alam ba nila? Tingnan. Nakita na, wala na siya ng pangani eh. Di pa nila kahit itong ano, timber. Kailangan nila 5 man to. Hindi talaga, hindi pa yan. Siguro mga tatlo or matatiming. Pero ang hirap mo naman at timing pala. Yan. Ang hirap mo naman timing yan ng walang ano, walang reactive armor. Pero off-cam kill. Chronosphere. Nakumit si Eber. Mabibigyan at hindi pa sila tapos. Jackie. Naku, yun lang. Nakikailam na rin si Raven dito at mahaharaw siya rito ni Poreb. Killing spray yan. Pero yung Rolling Thunder doon sa may baba by Boombell. DJ. Delikado. Natutok doon sa Chakram and Hillfall. Iisa pa kaya sila dito. Moon. Nakita niya. Etong si Q. Pero si Poreb ang inahabol dito ni Masaros. Naku, napatutok na naman sa Chakram. And then that's swashbuckle and double kill na naman para kay Masaros. And delikado pa si Moon. Buti na lang kamo. Merong iniwang remnant. Well, in favor of MG Trust doon, tatlo nakakuha nila ron. Sephir, Don Taskar, tsaka si Poreb. My God, tapos yung Faceless Void lang kapalit. Well, hindi na kasi nakapag-react yung Faceless Void doon. Shoutout kay Kuya LA. Tapos ng madness niya, na malevolent siya eh. Ano? Shout kay Daddy A. Totoo ba? Happy National Singles Day nga sa akin. Ayan. Bakag sa inyo. Tsaka shoutout kay Wacho Mamido. Ayan. AKA ano? Ano? Kawalan ha. Ito. Oh, rotation coming from Poreb. Hindi pa nila kaya. Hindi pa nila kaya. Kailangan niya kasama yung Ember doon na may Earth Charge. Ooh, kung gusto nila patayin niya. Speech edict in purifying flames lang ha, to sustain. Lalaban ulit ito. Magandang position. Bigyan nyo lang ng clarity ito. Magandang mga positioning dito ni Q. Well, dito si Spectre, Taimic. Well, nasasabay niya pa rin naman yung form dito ng Faceless Void. Well, 1K network. Kahit pa paano, decent yan. Yung 1K na pagitan. Huwag lang yung katulad nung 5.9 and then asan yung mid lane? 7.7. Masyadong malaki yan. Wala pa naman isang item yung kalamangan ni Boy dito kay Spectre. Pero ito, speaking of Spectre, Masaros na walang mana and Poreb nag-rotate na rin dito. Ito, kaya ata nila. Wala silang pamigil sa TP. Walang cookie. Tsaka kita mo, wala pa sila masyadong damage. Kahit na kamalibar na, kailangan talaga nila Ember doon. Ma-vessel man lang para mga tingati man lang yung Timber, Jo. Kung yung Ember yung nandun, ayan, pwede. And hindi, nagamit din kasi yung Snapper, sayang. No? Tsaka, wala rin kasi mana siya na si Ember. Ayan, vessel. Tingin ko magkakaroon na dito ng ano, play around sa Ember o kaya sa ano, dito sa Ninja's Prophet. Pero op! Pero sa top! Off-cam kill na naman si Sephir! Yun lang! Hindi maganda to ha. Ilang beses siya nang ulig ito. I think tatlo, apat na beses na yata to. Well, kung patuloy mo gagawin to, parang binibigyan mo ng pre-form yung isang Faceless Void. Ay, malapit na yung kanyang ano, anong tawag dito? Black King Bar? BKB? BKB? Malapit na. So nag-BKB mo muna siya? Pero meron na rin siyang ano eh. Feeling ko dapat itutunan. Hindi, mag-BKB siya. Oh, pero meron siya nung knuckle. Pa-tax speed lang siguro. Shoutout muna sa mga tropa dyan. Tsaka niya MKB yun.
Sila Joshua Kwako, ayan, BJ Alvarez. Ayan. Sino pa ba yung mga nandyan? Sila John Lima. Naku, hirap nga. Lagi daw talo sa mid-simon. May ganun talaga, boss eh. Wala eh. Ang hirap eh. Moon eh, si Luna yan eh. Eh, malay naman natin nga. Off game lang, siguro. Ganun. The darker it is, di talaga natin alam. Sabi nga nila, Moon, the darker it is, the brighter it is. Diba? Tama ba? Basta. Sige, Mike. Kaya mo yan, Mike. Kaya mo yan. Kaya mo yan sa Mike. Ito, 4K only, 13.8 ha. Unti na lapit na lang ito sa first 15. Ah, pero ito, ito sa tingin mo, ito, ito. The brighter it will be. Talagang iniisip mo pa rin. Dagger, already completed for Kuya DJ. Makakatulong kaya ito? Magda-dagger reveal sila ngayon? O, tingin ko gusto. Hindi sila mag-smoke eh. DJ, dagger. Kan nakita naman natin kanina, kaya-kaya niya patayin si Bombel with the wireless punch. Lalo na si Q. Pag si Q pa nalapitan dito, naku, makita mo yun, oh, imp klo. Goods na goods kay DJ yun. Pag narapit na talaga dito si Oracle, it's tapos, either mabubuhay ka o mapipilitan ka mapakas. Ma-amplify ano, yung ano mo, no? Fortune set sa sarili mo. Kahit sapakin mo lang muna ng isa, or papatong pa rin naman siya sa ano eh. Diba? Sa Walvos. Pero, ooh! Solo, Chrono Spear dito kay Raven. Walang magsusustain, walang magsasave kay Raven. Pero nakaalis pa nga. Sinwerte pa. Nagsustain yung kalaban sa kanya. Pero si Sever, mabibigyan. May pinapanigan yung ano nito, yung bash nito ni Jackie. Yung kay, time lock, kay time lock, time lock, no? Yung kay Scan, yung kay Spectre, wala man lang kubagat na time lock. Pero nung si Zephyr ang pinalo, kubagat na kubagat yung time lock. Oo. Naku po. Ay, Boss Cholo! Shoutout po sa'yo, Boss Cholo! Pamainer po na yan. Happy birthday kay Nayon, oh. Happy Nabong's Day pala ngayon. Need na lang contest to, kasi kung hindi na lang contest to, speaking, contest na nga. No, Spectre Hunt will be pop. And alam nila dahil wala rin Oracle or kailangan nila matalunan yung Oracle. Ang ganda nung harang. Pero Jackie, pumasok kahit walang Chrono. Kuya DJ, napag-iinitan dito. May snowball, pero may teamfight dito. Nakomit yung RP and patay si Poreb. Sasabay ba si Moon? Nakababa. Hinabol dito ni Boombel. Another remnant. Meron pang naiiwan pero yun lang si Kuya DJ. Natamaan ng purifying flames. He's down for the count. Two man down dito ang Fnatic. Diyos ko po, ang hirap nung game. Na-spread out nalang Fnatic doon. Yung Pestis Boy, nilakad yung ano yun. Bulls na ano. Tawag doon sa ulti ni Snapper. Mortimer's Kisses. Nilakad yun na gano'n. Nag-Mortimer's Kisses na Snapper. Tapos, pumasok bigla si Masaros. Ano, nules lang siya. Na-backsout na rito yung Fnatic. Wala na, alis na talaga si Raven nung kasi once na mag-go pa siya doon deeper, pwede siya ano, masama sa pagkamatay doon. Given na nagamit ng Spectre Hunt eh. Pero ito, nakuha na nila yung Aegis. Well, may kita na dito sa itong MG3 na pagpapatuloy nila itong ginagawa nilang pangga-gangster sa map. Pangga-gangster yung pag-control ng mapa. Maglalagay na sila ng words dyan, deep words. Ganun, kumbaga. De, may pag-aasa pa naman. Again, Raven kahit papano decent yung farm niya. 'Di ba? May kill siya, hindi siya nakikill. So that means good yung ano niya, yung ginagawa niya. Kaso yung engagement nila pag sila yung nagamon, hindi rin sila nakakakuha, 'di ba? By the way, yung first 15 kills nakakuha na nga rito ng ano, ng Motivate, ha. Doon na yung swerte ni Spectre, eh. Nung ginawa na spirit siya walang time lock. 'Di ba? Kudos yun na lang yun, no? Naawa yung time lock doon. Ah, birthday na itong Grinos. Huwag muna natin, ano? Huwag muna natin bigyan ng time lock sa kahit isang patch lock. Shoutout, Sir Galvez. Pero ito, mag-MKB na. Naku. Pag nakapag-MKB to, mukhang etagege. Well, kahit kasing mag-lead game, kaya pumalag ng Fnatic dito. Para sa akin, given naman na yung profit sila, may hero na kayang mag-cut ng creeps. Mam-measure ng lane. Habang kayo eh, nagka-clash. Naku. Pero ito ay nahanap nila si Raven. Alam nila nandyan lang sa paligid eh. Nga pala mga sarayan. Dami na nag-rotate. Ang dami nag ang dami dito. Andito halos lahat yung tropa ng ano ng MG Trust. Nga pala. Habang wala pa masyadong nangyari, shoutout ba sa Phoenix Bet? Use our referral code mga sir. Lupon WXC. Siyempre kung nagugutom kayo, alam niyo nakasagot 8533 followed by quadruple 3. Wendy's lang masarap.
Tama tuloy ako. Pero oo, tama. Gutom tuloy ako. Oh, gutom ka rin eh. Yung bago na ito. Pero ito, Tier 2 Tower, makukuha ng MG. Ha? And open. Hindi na-defend yan. Pag dinepend nila, delikado Fnatic. Oh, ultimates are up for both teams. Tower trade sa baba. Sa kabila rin. Oo, pero magre-respond agad dito yung tanke. Again, Masaros. Naku na, Yuls pa nga. Tinamaan na talaga ng Lintek. And Poreb, maiiwan dito. Hindi siya naagip ng Rolling Thunder. Pero ang daming tropa from MG Trust doon. Poreb is down. Dito naman sa kabila. Na RP. Fearless, lumalaban pa. May kasamang Mortimer's Kisses. Pero yun lang. The Kronos Beer. Dalawa ang makuhuli nila. DJ is down as well. So, pumasok si DJ sa Krono. Ang ganda rin ng ano, performance talaga ni Q dito. Grabe. Hirap naman ito. Tagiegi na ito para sa idong Fnatic. Tingin ko, hindi na nila kaya ito. Masyado sila nagtagal sa pagkuha ng tower sa baba. Tower trade na lang sana yun. Tsaka nakakapag ano, nakapag... Only na nung mabilis itong si Jackie eh. Dahil po ba no? Ano? Ah, mga sir, game 1 pa lang po tayo sa nagtatanong dyan, ha? Yung mga kadarating lang. Game 1 pa lang po tayo ng bakbakang MG Trust versus Fnatic, okay? And then our next series would be Execration versus 496. Ayun pala, Fearless nga pala. Lagi niya nahuhuli dito ng ano, RP si Moon. Parang nakareserve talaga yung RP. Para sinabi natin, ang ganda pa naman ng Ember para hindi mo hindi ka mahuli, no? Pero parang yung RP ginawa para sa'yo eh. Ang kulit pa nun, dun sa may clash na yun, muntik na mamatay si Fearless, nakapag-RP pa, nabuhay pa siya. Naku po. Pero ito, MKB. Ayos yun ah. Ayos yun, ba't mo na yun ah. Pero MKB, tingin ko, ano mga magandang next item dito yung Patience Void. Actually, pwede siya mag-scadi rito. Stats. Rekta mo na. And at Scadi the same time, para kahit pa paano, lumambot-lambot yun. Scadi or Daedalus. Or Daedalus agad. Oo, oh, good yun. As a bad. May, kompleto naman, may attack speed naman siya. Pero kung gusto niya mag-safety, pwede siya mag-satanic. Pero ito, Satanic Butterfly. Fearless and Moon. Ako, nakailam na pala. Nando na pala si Boombil. Walang RP yun. Ganda ng dagat. Pero, napaparotate na pala yung dalawa. Grabe naman yun. What are you doing? You don't have bards there. Why are you there? Oh my god. Yung tier 1 tower nila. 33 minutes in the game, mga sir. 28 yung score natin. Ako, birthday ko pa. 13 kayo netter din dito yung MG Trust. Lahat tatlong cordon na nasa top, oh. Nahihirapan sila dito. Kahit kasi sabi mong fully farm si Raven, hindi napapatay. Eh, hindi naman... Hindi naman si Raven lang yung ano, yung kailangan gumawa. Kaya siya sabayan nung ano, nung Void eh. Kailangan mag-step up talaga. Again guys, hindi ako hater ni Moon, hindi ako hater ng Fnatic, but if they want to win this game, kailangan nilang tulungan ng ano dito, yung mga teammates nila, not just Raven, 'di ba? Syempre, pero yung ano, si Moon din kailangan din siya mahuli. Kailangan hindi mahuli ng mahuli si Moon dito. Ang hirap kasi. Lagi siya mahuli. Maganda na yung pick niya versus ano eh. Pero wait lang, speaking of, may nahuli na naman si Poreb. Abang sa top, may nangyari bang suntukan doon ah? Meron ding away doon sa top. Let's see. Parang comment section lang kung saan nag-aaway. Pero Masaros, hindi pa nila mapapatay. Pumasok. Makunat talaga. Pumasok si Fearless. Grabe. Ano, alam nila kaya nila eh. RP, may RP pa. Pero Kronos Spear. Si Moon na naman ang nadali. And Viva Kobe committed dito kay Nature's Prophet. Raven in trouble. Dumating na si Poreb dyan. Na silence. Pero si Fearless, ang gusto niya talaga is etong Spectre. Paikot-ikot sila. Pero Jackie, doon sa kabilang side, naka-double kill. Dieback pa nga etong Nature's Prophet. And wala na naman silang magagawa dito kundi maging Tanawan Batangas. Ayun, tamang tanaw lang sila habang sinisira yung Tier 3 Tower. And nakita na natin na nako pa nila. Nakuyari ka na naman. Grabe naman yung 4-5-6 na hataw lang kay Zephyr. Buyback is available pero no ultimate for Snapfire. Nabigyan na rin pala si Raven. Pero na lumaban with the Spectre Hunt eh. Kaso, aray, masakit. Wala pa talagang damage dito sa Raven and dito. Jackie, Fearless, and Masaros. Enough na yung kanilang damage. Dalo si Masaros. Grabe rin kasi yung nagagawa ng kanyang Whirling Death. Nakakapag-minus ng attribute yun. Nakakaano ng kunat yun. Nakakawala ng kunat. Well, and free barracks para dito sa side ng MG Trust. Tira na yung lumaban ng Fnatic. Wala man na nakakuha sa kanila. Di pa na ako commit yung ano rin, ha? Yung false promise.
Arping nga, hindi na kanda ang Chrono Spear lang. Chrono Spear lang, di ba? Pero ako po! Buto na naman! Yul Scepter na naman, inyong Rolling Thunder. Buti ka mo! Buti na gawin ang timing doon ni Bombil. Kung nag-in yun, mamamatay na naman siya doon. Dito, kaya pwede pa ito mag-go. Uy! Nag-walk! Tamang side to side nga sila dito. And Raven, mamamatay na naman. Wala na naman siyang buyback. Na-RP siguro. Or wala ba rin siyang buyback? Ang JJ, kaya tinawag na rin. Tinawag na agad. Sakit. Wala din na nila kaya mga sir. Kanina, trinay nila pa tayo yung T-Burst eh. Nung nakita pa lang, dapat... Doon pa lang, nung di inapat niya ng T-Burst, hindi niya napatay. Tapos ano, andun yung Spectre tsaka Ember. GG na talaga yun eh, mga ganon. Tsaka, lagi din talaga namamatay dito si Moon. Hindi niya rin nagawa yung trabaho niya na mid, early to mid game na dapat nagro-rotate siya. Nagkikreate siya ng space para kay Raven. Wala si, eh, si Raven pa nga gumawa ng sarili. Si Raven nga umiikot dito eh. Siya pa nga. Siya kaya pumunta ng top, pumunta siya ng mid, diba? Well, sa 4F naman dito, ganyan naman talaga gagawin niya. With a malevolence. Kaso hindi niya makita si Oracle dito. Maganda pestoon dito ni Oracle eh. Si Masaros naman. Nila. Yun ang ganyan naman kasi dapat. Well, sa mga support players natin yan, diba? Sagi ko sinasabi sa inyo na as a support, kailangan laging maganda yung positioning mo. Diba? As much as possible, hindi lang basta nasa backline, pero wala ka dun sa hindi ka ganun kalapit sa labanan. And ganun yung pinapakita ni, you know, or hindi ka nila nakikita. Pero ikaw, since meron kang Aether, ayan, katulad niyan, yung Oracle, naka-Aether yan. I'm not sure kung ano yung talent na kinuha niya, pero wala siyang level 10 talent eh. Cast range lang. Diba? Kinuha niya lang, cast range. Hindi na siya kumuha ng plus int or yung duration ng Fortune's End. Pero, diba, with 125 cast range, and then meron kang Aether lens, sobrang layo mo sa team fight noon, pero at the same time nakakapag-sustain ka, nakakapag-neglect ka ng magic damage with the Fate's Edict, 'di ba? Nandi-debuff and nang kaka-cancel ka pa, tapos especially yung pinakamagandang skill mo which is yung Pulse Promise. Nakakapag-delay ka ng pagkamatay. Minsan naliligtas mo pa. Well, para sa akin goods naman sa akin. Sa chat. Aanhin mo yung Bezel mo kung wala nga. Patanggal ako direct, sorry. Yan. Aanhin mo nga naman daw yung Bezel mo kung wala ka nga naman charges. Eh, paano ba nagkaka-charge yun? Buto mo sa kanya. Diba? Paano ba nagkaka-charge yun? Diba? Pag nakakapatay ka. Hindi makapatay pa natin. Napakako sila na matagal sa 8. Yung 9 na yun, I think napatay lang ni Raven kasi naging 2-1 si Raven yung standing niya kanina. I'm not sure kung sino yung napatay niya. Pero, sobrang hirap nun laro para sa ano. Ay, hindi. Sa babae, si Poreb. Si Poreb yung nag-unang Spectre Hunt niya. Pero overall, as a team, maganda performance dito ng MG Trust. Lakas talaga. Maganda pagkaka-execute nila ng lineup nila. Yun, speaking of lineup, goods naman din dito yung lineup ng Fnatic. Kayang-kaya naman pumalag. Sa playstyle lang talaga sila na warak. Si Moon kasi, ayun, isa yun sa pinakamalaking factor talaga dito sa team na to. Ganda na yung Ember Spirit niya eh, kaso, ewan ko. But anyways, yun nga mga sir, game 2, again, delay tayo, so, mga tropa natin pang PNX bet, mag-bet na kayo ba dyan sa game 2 para makahabol, and also, yun sa hindi pa, mag-register na kayo ng code? Dupon, WX. Yun. Wala, mga sir, hindi talaga maganda performance ng Fnatic sa tournament na to. Kita niya naman, wala pa silang panalo eh. Well, ganun talaga. So, mamaya, i-try natin. Again, shoutout sa inyong lahat. Babalik kami ni Sir Mike. Pagbalik namin, try natin basahin yan. And then, we'll analyze the pick. Okay? So, kami naging caster niyo for this game. This village. Sir Mike. Yan. And, sibat muna kami. And then, once the lobby is up, we'll head immediately into the game. Diyan na kayo, mga sir.